Buwan ng Agosto nang bayuhin ng Hurricane Ida ang ilang bahagi ng Louisiana. Hindi agad na ilikas ni na Brother Michael at Sister Sheila ang kani-kanilang pamilya. Nakakaba, nakakatakot ang bawat hagupit ng bagyo. Anumang oras ay nagpapahiwatig ng nakaambang panganib. Friday pa lang po, nagkakaubusan na rin po ng mga pagkain. Totally wala na pong tubig, wala na pong rice, wala na ding mga delata. So, pati po gas, wala na din. Upang makaiwas sa panganib, nakipanuluyan muna ang pamilya ni na Brother Michael sa bahay ni na Sister Sheila na malayo sa baybayin. Sa lakas ng hangin, halos magiba na ang kanilang tinutuluyan. Subalit bilang mga kapatid sa Members Church of God International, agad na nang hawak si Sister Sheila sa kanyang secret weapon sa tuwing dumadating ang sakuna. Ayun po, talagang lumuhod po ako sa kwarto. Nanalangin po ako na kung kat maaari po maging ligtas kami. Dahil ako din po, sa ano ko po, natatakot ako na baka matanggal yung bubong namin. Tapos kung ano po mangyari sa mga bata. So bilang isang ina po, na ano po talaga yung pag-aalala, Brad? Matapos ang bagyo, naiwang walang kuryente ang mahigit 1,000,000 pamilya. Milyong dolyar na halaga ng ari-arian ang napinsala dahil sa lakas ng hangin at matinding pagbaha. Habang naglilinis ang mga kapatid, isang kapitbahay ang lumapit upang humingi ng tulong. Bukod sa katandaan, ulila na sa asawa si Betty. Ang nag-iisang anak nito, tuluyan na siyang pinabayaan. Si Miss Betty po is 76-year-old po siya na Amerikana. Mag-isa po siyang namumuhay sapagkat 2 years ago po namatay po yung asawa niya. Tapos meron po siya nag-iisang anak pero parang wala na rin po pakialam sa kanya, hindi na po siya kinukumusta. So she's living by herself. Ayon sa mga kapatid, pareho man sila ng dinanas sa bagyo, ay hindi nila kayang palagpasin ang pagkatok ng oportunidad upang maagawa ng kabutihan sa kapwa. Gagawa tayo ng mabuti sa kapwa, hindi po yung sa galas. So hindi po kami nagdalawang isa. Sa aral po na ating pong natutunan sa loob po ng ating kapatiran na hanggat nasa kamay natin ang pagkakataong makatulong sa kapwa-tao natin, kailangan po nating tumulong. At sa pagtulong po, hindi po dahil meron kang sobra, kundi mas masarap po sa kalooban dahil ikaw man po sa sarili mo, kailangan mo, pero ibibigay mo pa rin po. Walang pagsidlan ng tuwa si Betty sa naranasang tulong sa mga kapitbahay. Noon lamang niya nakilala. You know, it was scary. It really was. And then I have all this devastation out here and these people came to help and I think this is awesome. You know, people of God, it's just such a blessing. And they will not take a penny from me. And they're doing all this hard work. I think that's wonderful. At gaya na nakasulat sa Biblia, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ang pamilya naman ni na Brother Michael at Sister Sheila ang nilingap ng mga kapatid mula sa ibang lugar. Nagdala ang mga kapatid ng pagkain, maiinom, portable generator at iba pang essentials. Salamat po sa Diyos at sa mga kapatiran na talaga po sila nagbigay ng tulong sa amin na nagkaroon ng ganitong sitwasyon. Diyos po ang karangalan ng pagkain. Maraming salamat po sa inyong pag-iingat. Salamat po, dahil wala po kami magagawa. Yung nakita po namin na lakas ng hangin na yun. Parang wala na po sa kamay namin yung control po sa sitwasyon, pero pinakinggan niya po yung panalangin namin. Pinakinggan mo yung mga awitan namin. Talagang ang buhay namin, iningatan mo, kaya naman lahat po ng ito, hindi po masasayang, ipaglilingkod namin ang panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan at pagliligtas. Milyong salamat sa Diyos.